ipapuong Jesus Nazareno, awit at patuloy alay namin sa'yo. Hindi ng alain at pagsamo na bayan mo, ipapuong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay maglipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating depresyon, purihin ang Panginoon. Di ba Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Kinadalain at pagsamo ng bayan mo, di ba Poong Jesus Nazareno? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente na mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at sa paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minamahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya
ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay pupurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili hain, lingkod manunupos natin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinugubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, na mga punong saserdote at mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Minsan ang tao nagtatanong ay una, may gustong malaman o may gustong makuhang sagot. Gusto makita kung may natutunan. Hindi ba maminsan ang mga guro nagtatanong sa mga estudyante para malaman nila kung may natutunan ba? May napulot ba? Sa ating ebanghelyo, ang pagtatanong ni Jesus din ay para makita din ano ba ang alam at nalalaman ng kanyang mga alagad. Una, tinanong niya, "Sino ako ayon sa mga tao?"
At kanya-kanya sila ng sagot. Kayo ho si Juan Bautista, kayo ho si Elias, o isa sa mga propeta noong una. At yung tanong niya bila nagbago mula sa pagtatanong na sino ako ayon sa mga tao, tungo sa tanong na, kayo naman, ano ang sabi ninyo? At doon sumagot si Pedro, kayo po ang Mesiyas. Ang Mesiyas ng Diyos. At kung titignan natin sa isang yugto ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus nang sinagot ito ni Pedro, ito'y sa pamamagitan ng Ama na ibinigay sa iyo, hindi dahil sa sarili mong karunungan. Pero maganda makita din na natin sa buhay natin bilang sa buhay din ni Pedro, na nakita niya sa sarili niyang mata ang mga kabutihan at kababalaghang ginawa ni Jesus. At nakilala ni Pedro sa pamamagitan ng biyaya ng Ama sa Espiritu Santo na makita ang galaw ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Na makita na ang Diyos ay kapiling niya sa pagpapahayag ni Jesus, sa mga pagpapagaling ni Jesus. Nakita ni Pedro. At mula sa pagkakita at pagkakilala, sa patuloy na pagkakasama, nakilala. Maganda rin po sana sa atin bilang Kristiyano na sa ating paglalim ng debosyon natin ay patuloy din nating nakikilala sino si Jesus Nazareno. At yan po sana ang ugat ng ating debosyon sa Kanya. Hindi dahil may nakuha tayo sa Kanya, hindi dahil sinasagot niya ang panalangin natin, eh paano pag pinaghintay ka ng Pong Nazareno? Sinabi niya, wait ka lang sa panalangin mo, hindi ko pa sasagutin yan. Pupunta ka na lang ba sa iba? Sabi mo, eh baka dito, sagutin agad yung panalangin ko. Sana ang paglapit natin kay Jesus Nazareno at ang ugat ng ating debosyon ay dahil natagpuan natin sa Kanya ang salitang nagbibigay buhay. At hindi ba ganun naman? Kapag nakikilala mo ang isang tao, pamilyar ka sa kanyang boses. Kahit may pag alam mo ang isang tao at alam mo yung tinig ng boses niya, kahit kausap mo siya sa telepono, kahit numero lang ang nakalabas, alam mo agad at nabobosesan mo, ay, si ganito yan. Ganyan ang boses niya. Alam na alam ko yan. Kasi nga, kilala mo. Pag hindi mo kilala, binobosesan mo, tinatanong mo, sino ho ito? Pero pag kilala mo, pagka-hello pa lang sa iyo, alam mo na, bakit? Kasi kilala mo yung boses. At sana para sa atin bilang mga Kristiyano at deboto, kasama ng ating debosyon ay pagiging pamilyar din sa boses ni Jesus Nazareno dahil kilala natin siya. At ang pagkakilala natin sa Kanya ay nagmumula sa ating matinding pagmamahal sa Kanya. Dahil mahal natin ang Poong Jesus Nazareno, siya'y sinusundan, kinikilala at patuloy niyang pinapakilala ang sarili niya sa atin. Kaya ang boses niya ay pamilyar sa atin. Kahit may ibang gagaya ng boses niya, kaya mo sabihin, ay hindi yan ang boses niya dahil alam ko ang boses niya, hindi ganyan. Kahit na minsan, no, dumarating tayo sa punto bilang Kristiyano na ang masamang gawa, no, gagayahin ang boses ng Diyos. Pero hindi tayo bastang mahuhumaling sa tila'y nagpapanggap ng boses dahil alam natin ang tinig ni Jesus Nazareno dahil kilala natin siya. At dahil kilala si Jesus, alam ang boses niya,
ang boses niya ngayon ang sinusundan natin. Kaya magandang imbitasyon din sa atin, tulad ho na saan itong pinagdiriwang na ho natin ngayon, na si San Vicente de Paul, ay pinapaalalahanan tayo na ang ating pagmamahal kay Jesus Nazareno ay sana mula sa pakikinig at pagmamahal, magtungo ito sa pagmamalasakit sa iba. Kung paano siya nagpakita ng malasakit sa mga mahihirap, ang pinag-uugatan nito ay ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Yun yung bunga ng kanyang debosyon kay Jesus. Yun yung bunga ng pagmamahal niya na ang mga kapwa niya ay pagmalasakitan niya. Maganda rin sa atin, no, bilang Kristiyano sana, ang pagpapakita din natin ng kabutihan sa iba ay hindi para makakuha ng mga like at masabing, ay, para maging mabait ako, para sabihin ng iba, matulungin at madasalin ako, magpapakain ako at magpipicture, nakangiti pa. Pero sana, ang dahilan ng ating pagtulong sa kapwa natin, tulad ni San Vicente de Paul, ay nagmumula sa pagmamahal sa Diyos. At dahil nagmamahal sa Diyos, marunong ding mahalin ang kapwa niya. Marunong din magmalasakit sa iba. Marunong ding ituro ang daan ng Diyos sa iba. Kaya si San Vicente de Paul ay binigay din ang sarili niya para sa paghuhubog ng mga pari at patuloy na paghuhubog sa mga pari para ang mga pari ay matuto ng musto sa aral at turo ng Diyos na kanya ding nakilala at pinag-aalayan ng sarili. Dahil nakilala niya, ibinabahagi na niya. At sana tayo din ho mga deboto ay tumulad sa halimbawa ni San Vicente na nagpapaalala sa atin na sana ang pagkawanggawa at pagmamalasakit natin sa kapwa natin ay bunga ng ating pagmamahal sa Diyos. At dahil kilala natin ang Diyos, minagmamahal tayo sa Kanya, ang pagkakilala at pagmamahal din natin ay ipahayag din natin at ibahagi sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, ang siya nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Ang ating itugon, gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at reliyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna sa atin na nilisan ng mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama.
Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak, na nabubuhay at nag-aari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatin na may Satanan ay nagbibigay buhay, gayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala. Buhay na dalisan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente, ay matularan niya ang kanyang ginagampanan ni pagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging aing kalugod-lugod sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo kaming at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit na, sambahin Lord, my
kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salagi. Bigyan mo kami ngayon na aming kakali sa arawana at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipaitulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat na masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo.
buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Oong Jesus Nazareno, matampo sa mga kasalanan ko. Alay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang sabo ko at kasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay nakarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y puburin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan ko ninyo itong kailangan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Oong Jesus Nazareno, patuloy niyo po nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming papabayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nakarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y puburin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Nazareno. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 at hindi ka sasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry, or organization,
iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus na tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nagmahal ng nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabigani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ang kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ang pagbabasbas, no, tulad po ng pagpapahayag kanina ng panawagan, tinatawagan po namin at iniimbitahan ang mga deboto na wala pong organisasyon sa simbahan, na wala akong kinabibilangang organisasyon na nasa larangan po ng edukasyon. No, meron po tayo, inaanyayahan kayo sa isang natatanging pagtitipon sa October 5 para po makapagpatala, no, sa gawain na ito, no. Pwede po kayong, lalo na sa mga nag-online, no, nandun po yung Google Form sa ating Facebook page, no, para maka-register po kayo sa pagtitipon na ito. Gawa nga na hong limited lamang po ang kaya nating i-accommodate para sa gawain na ito. No, baka meron po kayo dito mga teacher, no, na nagtatrabaho sa bilang guro, no, na nagtatrabaho sa isang eskwelahan, no, ay iniimbitahan namin kayo sa pagtitipon na ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre,
Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Thank you. See you.